Ang dami nating nababalitaan na mga dating member ng Dots Entertainment na hindi masyadong pinalad sa buhay. I have to tell you that because during that time, I'm pampered. I'm spoiled. Bakit ka huminto? Well, huminto ako dahil ngayon lang nila ako eh. Kailangan ko po break. Bigyan niyo po ako ng break. Paano? Sabi niya gano'n. After all the pampered life, after earning so much, naging artista ka. Hindi ko maintindihan. Bakit pinuto lahat? Nahinto yun. Nagtinda ako ng mga buhay na nabulabo. Ang pera nasa palengke, 900 pesos a week. Pag-cashahin mo yan. Ilan na anak? Tatlo, mag-aapat na. Lahat sila panganay. Ito eh, ang storya sa akin doon sa panganay ko, Jim. 12 years bago ko naging panganay ko. Inago sa akin yung ilan. Bakit lahat ng anak mo nasa iyo? Ba't wala sa nanay? Jim, pinaglaban ko. Kasi baka ma-misinterpret ng iba. Kung pinaglaban mo, so bakit hindi pinaglaban ng nanay? Hello, Team Waecho! Siyempre, ito po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz. At nandito tayo ngayon sa Solar Sea Beach Resort dito sa Balayan, Batangas. Dahil ang layo ng narating ko, hindi ba? Dahil meron po tayong kakausapin. Ano nga bang nangyari sa kanya, di ba? Nung siya ay huminto sa pag-artista, may nangyari nga bang maganda? Ito, napapanood natin to sa Dots Entertainment nung early 90s or late 80s. Oo, ang gwapo-gwapo nito. Ay ngayon na rin naman, in fairness, ganun pa rin naman, papalicious pa rin naman. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Ryan Soler. Ryan, hello. Yes, hello, G. Hello sa iyong mga viewers. Bilyong-bilyong viewers. Sorry. Bilyong-bilyon. Sa bilyon talaga. Sana bilyonaryo na ako. Malapit na kapatid. Ako, mag-ilang angel ka. Ha? Claim it. Yes. Oh, anyway, ba't pa si Ryan ang kinausap ko? Eh kasi nga, ang dami nating napabalitaan na mga nanggaling sa Dots Entertainment o dating member ng Dots Entertainment na hindi masyadong tinalad sa buhay. Diba? Ilang taong ka na, Ray? I'm 47 right now. 47 na si Ryan. At huminto ka ng anong age? Sa Dots Entertainment, huminto ako at the age of 18. 18. At ang actually, 19. Oo. Yung huling pelikulang ginawa mo? Pelikula Utol Kung Udlo with Robin Padilla, yung part 2. Envina Morales. Ay, ang tagal na. Bakit ka huminto? Well, huminto ako dahil hinahinto ako ng aking magulang. Dinala ako sa Baguio City dahil unang-una, hindi ako makatapos ng pag-aaral. I have to tell you the truth, Roger. During that time, I'm pampered. I'm spoiled. Ngayon lang nila ako eh. Nagda-dance entertainment. Yes, mag-enjoy sa buhay. So, hindi ako nakatapos. Kumbaga, hindi ko matapos yung pag-aaral. Eh, sinabi sa akin ng aking ama, anak, ang may bibigay mo lang sa amin is magandang edukasyon. Yun lang ang pinaka may bibigay mo sa amin. So, tinapon niya ako sa Baguio. Pinahinto ako ng pag-aartista after all the pampered life, after earning so much ng nag-aartista ka, nagda-dance entertainment ka, nahinto yun. Dinala ako sa Baguio. Kaya, of all places, bakit Baguio? Unang-una, doon ako pinag-aaral. So, yung University of Cordillera. Malayo nga naman dito sa Metro Manila dahil nandito ako, marami akong barkada. Siyempre, inilayo ka ng tatay mo sa barkada? Nilayo ko sa mga barkada. Bisyo? Well, nilayo ko lahat. As in, lahat? Sa lahat. Hindi ka naman nalulong? Ay, hindi. Okay. So, nung ikaw ay tinapon sa Baguio, bahala ka sa buhay mo? Well, siguro tinanggal lahat. Dahil dito kasi sa Metro Manila, alam mo naman, siyempre, pag pampered ka, spoiled ka, libre lahat. Ultimo, you know, hindi ka binibigyan ng responsibilidad eh. Happy go lucky kung sa anong oras mo umuwi. Diba, ultimo damit mo, pinapalaban mo lang sa katulong. Mga libre lahat eh. Meron ka pa sa bahay. Naglalaban sa bahay niyo. Pati underwear mo, siya naglalaba? Lahat. Kasi hindi ka marunong maglaba? Hindi ako marunong maglaba. Ah, so ano ka? Spoiled nga ako! Spoiled ako! So, nakita ng tatay ko sandali, hindi na tama. Bilang lalaki, bilang panganay, kailangan kang disiplinahin. So, doon ako dinala. Kinuha ko ng pad ng tatay ko na, anak, ito allowance mo, 900 pesos a week. Pagkasyahin mo yan. Maglaba ka, kumbaga, maglinis ka na sa sarili mong pad. Una, nagko-commute pa ako. Pinagko-commute, eh, syempre, artista ka. Ang sama ng loob mo sa tatay mo. Dati, may kotse ka eh. Tinanggalan ka ng kotse. Di ba ako pinigyan ng kotse nga eh. So, masama loob mo sa tatay mo? So, mama, syempre, bakit? Hindi mo siya maintindihan? Hindi ko maintindihan. Bakit pinuto lahat? Diba? Dahil, syempre, in fairness, puro kagimik dito sa Metro. Yan lang iniisip ko, puro kagimik dito.
gusto, hindi ka makatapos ng pag-aaral. Tatlong eskwelahan yung pinuntahan kong college, hindi ako makatapos. Puro failure due to absences. So, doon ako, dinala na akong na-akay mo. Diyan ka na sa Baguio City, pareho ka dyan. Talagang, total from nakikita ka ng malaki, 900 pesos pagkasya mo a week. This was anong year? 1996. 97. So, sabi ko, bakit ganun ang buhay? Diba? Noong muna, hindi ko maintindihan ng dati ko kami. Pero, habang ngayon, nung tumagal, eh, at least, na-realize ko na tama yung mga pangaral nila sa akin. So, nung nasa Baguio ka, hindi ka naman nakipagbarkada, nagbisyo, nagbaakyat doon sa Baguio ng mga friends mo? Ay, hindi. Para samahan ka? Hindi. Ang ginawa ko, syempre, una, meron ko mga kaibigan. Ang swerte ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagkaroon ako ng isang kaibigan na negosyante. Negosyante sa Baguio? Negosyante sa Baguio. Negosyo niya, nagsusupply siya ng gulay sa Metro Manila. Okay. So, doon ako nabarkada sa kanya. Pag tinuruan niya ako, pare, sabi niya ganun, bakit hindi ka magnegosyo? Ano? Subukan natin. Tingnan natin, anong kailangan mo? Eh, artista ka naman. Marami kang koneksyon. Bakit hindi ka mag-negosyo sa Metro Manila? O sige, sabi ko, paano kita matutulungan? Maganap ng pagsusuplayan natin ng mga gulay. Okay. Siya kasi, ang negosyo niya, isa siya sa mga malalaking negosyante sa Baguio na nagdadala ng gulay sa Divisoria. Sabi niya, pare, tuturuan kita. Kailangan ko lang sa iyo koneksyon. Sige, sabi ko, tulong kita. Sabi ko, anong kailangan mo? Mga pwede natin pag-supply ng supermarket. Alam mo, G, may ninang kasi ako maya kanina supermarket. Diba? Dito sa Manila? Dito sa Manila. Maraming branches. Sino kaya, anong ginawa mo? Medyo, we're blessed. Punta ko sa aking ninang, baba kami ng Manila. So yun na, sabi ko sa akin, Ninang, panaraw, sabi ko, Ninang, baka pwede akong humingi ng tulong sa iyo. Oh, sabi nga lang bakit? Ninang, huminto na po kasi ako ng pag-aartista. Pinadala po ako ng aking daddy sa bank, ni daddy saka ni mami, para matapos pag-aaral. Oh, ayos yun, sabi nga natin, makakatapos ka na. Ninang, kurang po kasi yung binibigay sa akin alawang sa daddy. Ah, gusto mo ba ng ano, may problema? Gusto mo, ano, bibigyan ako ng pera? Sabi ko, Ninang, hindi po yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko po, break. Bigyan niyo po ako ng break. Paano? Sabi niya gano'n. Eh, baka pwede po makapag-supply sa inyo ng gulay. Provided, ang nire-request ko lang, bigyan niyo lang sa akin yung pinakamababang presyo. At tatapatan ko namin. So fortunately, tinawag niya yung purchasing niya. Purchasing, halika dito. So from now on, sabi niya gano'n, dito ka na kay Ryan kukuha ng gulay. Lahat ng branches natin, provided, bibigay mo sa kanyang presyo. At kailangan mas mababa ng piso. Sige, siyempre, advantage mo na yun, di ba? Doon nagsimula ang pagninegosyo. So, doon na nagsimula ang lahat? Doon na nagsimula. So, kayo ng friend mo na nakikita yung friend mo doon? Kami nagsusupply sa Liana Supermarket. Doon pa lang? Doon pa lang. So, ikaw mismo bumibiyahe kasama ng mga gulay? Bumundi, namimili ako. Noong una kasi, siyempre, ano negosyo niya? Tinuro niya sa akin, pare, ganito ha. Pupunta tayo ng alas 8 ng gabi, di ba? Mamimili na tayo, kukunin mo na yung order, tatawagan mo na yung purchasing, ilan yung order niya para the next day, may arrange mo. Ang kukunan mo, pupunta ko na sa PLDT station, tatawag ka, di ba? Ng mga tanghali, ma'am, ano pong order niya? Ilang kilong patatas, ilang kilong repolyo, ilang kilong ano, sibuyas, lahat. Sinusulat ko rin, tapos binibigay ko na sa kanya, o ito yung delivery natin. So parang ako nagbiminota na lang. Hands on ng order. Ngayon, siyempre, as time goes by, sabi niya, pare, gusto mo pang kumita. At minsan, ito yung puhunan, ito yung kita natin. Kumita na kami. O sige, gusto mo pang kumita mas malaki. Kaya lang, ang rules is, kailangan kumising ganun 2 o'clock, mamimili talaga tayo mga 2 a.m.? 2 a.m. Kumikita ka na naman ang ganda eh. Napatudoblo yung pera eh. Sige, sabi ko ganun, subukan natin. Nangaharang kami sa trading post. Trading post is the Trinidad Ringgit. So, naghaharang kami, doon talaga namimili kami. Bago pa lang ibaksak sa trading post, doon na kami namimili. Hinaharang na namin. O, sa truck na ganito, binibili na namin. Doon na doble. So, doon nahasa yung entrepreneurial skills ko. Kung paano magnegosyo. Ang negosyo is na, kumbaga, ang pera nasa palengke. Diba, hanggang nung nag-aaral ako, doon ako na-enjoy ko. Kung paano magnegosyo, doon na na-train. So, sabi ko, tama rin yung tatay ko. Sabi ko gano'n. Tinanggal nga na ito pagka in-enjoy eh, pampered eh. So, sabi nga nila, unahin mo muna hirap bago sarap. Inauni sarap. So, hirap naman ako. Yun yung... Nakatapos ka naman ng pag-aaral sa Baguio? Actually, hindi. Sa Caloocan Colleges, tinapos ko na rito. Dahil meron ako natitirang ilang units, I have to finish na here dahil pinababa na ako ng daddy ko. Dahil I have to take care of the family business. Ah, okay. So, after nung gulayan mo, na hanggang ngayon nandun pa rin wala na? Well, tinigil ko na. Tinigil mo na? Because, ano nang pumalit? Well, pumalit, nag-manage ako ng yung drama namin sa
DCRH. Yes. And then? Ako ang marketing, same time head of production. Sa nanay mo, kasi since ang mami po niya is ang character actress na si Raquel Montes at ang daddy niya ay si June Soler. June Soler. So, yes. Mga artista yung mga parents niya. Yes. So, nag-manage ka na, ikaw nag-marketing. Yes, ako ang marketing arm ng drama namin. Meron kami na-produce ng mami yes. mo. Mami, daddy ko. Yun okay. Ang pwede kasi namin. Okay. So, ako na nag-manage nun, pati production, tinuturuan ako. Hanggang sa na-expose na ako sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno, nag-produce kami ng mga drama ng mga secretaries ng ibang agensya. Okay. So, doon ako na-expose. Pero, aside from that, mag-negosyo ako. Explorer kasi ako. Siguro yung... So, si Dora. Wala ka lang banks. Yun lang. Natutunan ko kasi, nung nasa bagay, masarap pag kumikita ka ng pera na sarili mo eh. Correct. Diba kasi pag ipiyado ka lang. Oo. So, nag-explore ako hanggang sa nagtinda ako ng mga buhay na nagulapo. Pumunta ako ng Palawan. Nag-export ako ng Hong Kong. Yan ang mga negosyo na pinasok. Nag-export ka na sa... Ng buhay na lapu-lapu. Binibili namin sa Palawan, ship namin dito sa Manila, tapos pina-fly-in namin sa Hong Kong buhay. Oh. Yes. For almost 3 years, ginawa ko yun. So, kumita. Ayun na naman. Kumbaga, ipon ng konti, ang tinuro sa akin ng tatay-tanay, sabi ni mami, dati, anak, kailangan mo mag-ipon. Dahil kung hindi ka makaka-ipon, ano mangyayari? Hindi ka pa rin natututo. So, ipon-ipon, hanggang sa pundan ng ganito, Yun. Sabi mo nga para ka si Dora, the explorer, yeah. No? Ang gilig-gilig mo mag-explore. So, after nung radio mo, tapos nag-export ka sa industry, ano nang next? After nun, I entered in politics. Naging goodbye na sa barangay, community. So, naging dalawang beses ako naging public servant. Dalawang term. So, after nun, nakala ko... Kagawad. Bilang kagawad ng barangay. After nun, nang sintay na higher office, hindi tayo pinalag. Bilang kapitan. Siguro everything is a purpose. So, doon na hinto. Hindi ka na-depressed nun? Natalo ka? Well, na-depressed in a way. Dahil akala ko kasi gusto kong maglingkod sa bayan nun. Di ba? Lahat naman tayo hindi ganun eh. Gusto natin tumulang. Akala natin yung partner. So, nung nahinto, sabi kong ganun. At nung natalo ka? Natalo ko, pumunta ako ng Amerika. Okay. Anong ginawa mo? 10 buwan ako nag-stay doon. Sabi ko, gusto kong magtrabaho roon. Gusto ko naman i-explore. Sabi ko, baka ito ang future ko. Ito ang mas magandang future. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa akin. Nandun kasing kapatid ko na si Simon. Sabi nga na, kuya, ganito ang trabaho ko, ganito ang trabaho. So, after na, I get to realize, sabi ko, hindi ito yung gusto ko. Nagtrabaho ka doon as? Wala, as in, bakasyon lang. Bakasyon. Siyempre, kailangan... Pero ayaw mo doon? Oh, kailangan mo check yung terrain eh. If you could adapt to the terrain, kung kaya mo mag-adap sa community, sabi ko gano'n, hindi yun yung buhay na pinapangarap ko. Nung bumalik ako sa Pilipinas. Okay, so nung bumalik ka sa Pilipinas, ano na? Ayan na, dyan na nagsimula. Kumbaga, nagkaroon ako ng isang kaibigan na naman, palibasa marami tayong mga kaibigan. Eh, biglang in-check, sabi niya, pare, ba't hindi ka mag-negosyo? Dahil ka, punta ka China. Okay. So, doon niya ako dinala. Punta kami ng Foshan, nagpunta kami ng Anton Fair. May pare, maghanap ka lang ng produkto. Ang susi is marketing. Just have to choose a product na dadali mo sa lugar na pwede mo pagbentahan. Doon medyo tayo naging successful. Kaysa tayo sa mga una nagdala ng power banks. Yan, yung mga negosyo natin. Oo, nung araw pa yan. Nung araw ikaw pa na yan. Isa tayo sa mga power banks. Tapos hanggang sa nag-internet mo, shoes, slippers. Ah, talaga? Yes. So hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ngayon, meron na tayong maliit na outsourcing company sa China. So anything you need, pwede mo sabihin. Kumbaga, we provide sa'yo, tapos we import it, and we deliver it to you. Ah, talaga? Sa lahat ng iyong pagtsatsaga at pagsisika, ano na ang naipundar ni Ryan Soler? Well, ito, meron tayong resort, meron tayong dragon fruit plantation. Dahil mahilig ako sa dragon fruit, nagsusupply tayo sa mga rosary ng dragon fruit. Tapos, meron tayong isang maliit na dormitel. Yan ang ating mga napundar ng negosyo. Dormitel. Na may ilang palapag at rooms. Anim na palapag. Ikaw lahat yun. Well, tulong-tulong. Siyempre, of course, you have to borrow from the bank. You have to have a feasibility study on how you could make profit. Eh, maganda nito kahit pa paano may credit ko naman tayo nakapagp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 apag
estudyante, walang utang eh. But you have to borrow from the bank. Eh, siguro as time goes by, you build your credit. Ayun, kaya ako napunta rin. Okay. So, meron kang ano, property sa Tanay? Yes. Na which is, ano, hindi ko na sasabihin 22 hectares ito, no? Hindi nga!
At meron ka ritong 1,600 square meter lot. Itong kinatatayuan natin, si Ryan po ang nagmimiari, ang Solar Sea. Yes. Tapos nabili mo pa yung lote sa kabila, yung katabi nito, no? Yes. Na para i-extend mo. I-extend that. So, sa dami ng properties mo, meron ka pang dalawang dormitel, sinabi mo lang isa. O gusto mo magpaka-humble, no? Pero ako nang sabi. So, sa kabila ng lahat ng yan, may utang ka pa ba sa bank? Kailan ba ngayon naguhulog mo din sa bank? Ah, talaga. Kung ano yung profit nito, syempre, you have to compute, hindi mo naman kaya ng one-time biglaan lahat yan. Okay. So, you have to present to the bank kung ano yung feasibility mo, ano yung, how long you could pay. Syempre, kung ano yung kinikita, yun ang inuhulog mo. Tapos, after a certain time, na sabi mo ng 10 years, sa'yo na yung property. Diba? Basta make sure you get a certain percentage, lalagi may leverage. Diba, may utak ka sa banko, ganito certain amount. O, punin mo lang 60%, yun ang inuhulog mo sa banko. The rest, kung mapuno mo yung dormit, sa yung kita. Ah, okay. Diba? 60% goes to the bank. So, ayan ha. Lahat naman ng negosyante may utang. Yes. Meron ka bang utang na personal? Utang in a sense na meron kang gustong balikan dahil nagkulang ka sa taong ito? Or, well, how would I say? Meron kang hindi nabigyan ng closure? Closure, eh. Hindi. Well, nahirapan mo ako sa tanong na yan. Nag-isip tuloy ako bigla. Hindi, so far, wala. Wala. Kasi alam niyo naman kasama ko sa Dance Entertainment. Make it a point na we see each other, most especially the Tuesday group. It's like, they're my family. Dance Entertainment has been my family also. Most especially, the Kuya Jerms, yung pamilya niya, yung lahat yan, we still communicate each other. We treat ourselves as family. You know, one thing I've learned, ba yung foundation na ginawa sa amin ng Kuya Jerms dati? Training, plus, same time, training ng magulang. Both ways. Lahat may pros and cons. Paano mo tatanggapin ng tama lahat sa buhay? Yun ang ginawa. Yan siguro masasabi ko na closure. Diba? Yung sinasabi. Siyempre, gusto rin nila malaman kung ano na ba si Ryan. Isa na ba siyang ama? Ilan ang anak niya? At may apo na ba siya? Wala pa. Pero at the age of 47, ilan na anak mo? Tatlo, mag-aapat na. Mag-aapat. Yes, I'm happily married with my wife, Bea. Ang profession niya, she's a lawyer. Ngayon, three beautiful girls. Three girls. Okay. Yes. And na iba-iba ang... Niya, may eldest, Danessa. She's 27 years old. My second is Sophia. She is turning 16. And then I have Olivia. She is turning 4. Tapos I have a coming up baby. My wife is almost 5 weeks pregnant. Oh, okay. Ilan ang ina? Gwapo eh. So, medyo marami kang nabihag na babae na. Yes. Well, lahat sila panganay. Lahat panganay? Lahat panganay. Wow. Pero itong, siyempre, yung kami, isang-isang Oh. And I'm so happy, tinanggap niya ang aking mga anak. Bakit lahat ng anak mo nasa iyo? Ba't wala sa nanay? Si pinaglaban ko. Paano? Siguro in the sense that I took the chance na kailangan na sa akin. Iba kasi kung wala sa akin yung mga anak mo, wala na buhay. Mariwara rin. Bakit ipinaglaban mo yung mga anak? Mahal ko eh. Kumbaga, it is a challenge for me kung ikaw yung ama na nandun yung mga anak mo, nakikita mo lumaki. At the end of the day, kahit anong gawin mo sa gabi, you have to go home eh. And look at your kids. Okay ba sila? Alam mo, ang pagiging ama hindi natatapos. Nagpo-provide ka lang eh. Siyempre, masarap yung nakikita mo lumaki. Nakakwentuhan mo. Nakakalaro mo. Iba-iba kasing edad niyan eh. So, merong 27 na usapang matanda na. Merong 16 na TikToker, di ba? Merong bata na, di ba? Nilalaro mo. Masarap. Mga talagang naging inspirasyon ko sa buhay. Curious lang ako, bakit wala sila sa nanay nila? Wala, kasi yung pinaglaban mo. Oh, kung pinaglaban mo, ibig sabihin, when you say pinaglaban, hindi sa korte. Ay, hindi. Nag-usap kami. Ayan. Nag-usap kami na aming kabili settle things. We talked about it na. Oops, sandali. Sa akin yung kailangan sa akin yung anak ko. Pero makikita mo. And so far, pumayag naman. Pumayag naman lahat ng nanay. Pumayag naman. At lahat sila kaibigan mo? Yeah, we talk. Kasi baka ma-misinterpret ng iba. Kung pinaglaban mo, so bakit hindi pinaglaban ng nanay? Hindi, napag-uusapan kasi yan. Siguro, sa akin ang custody, pero you could see your daughter. Diba? At least once a month. And I make it up, hindi ko pinatanggal sa kanila. Nagkaroon sila ng sariling pamilya? Yes, nagkaroon sila ng sariling pamilya. Ah, okay.
So kung yung nanay ay single pa din, okay lang na yung anak mo nasa kanya. Pero kung nag-asawa, ibang usapan na yun. Yun yung naging ending. Yun yung naging dahil meron na silang kanya-kanyang love life. Ah, okay. Bakit once a month? Depends. Minsan, twice. Depende sa schedule ng nanay, syempre. Diba? Yung problema rin sa mga nanay, hirap din ang schedule nila. Diba? So, hindi mo naman ipinagdadamot ang mga anak? Hindi. Dahil kahit anong-ano pa yun, nanay pa rin yun. Mahirap lumaki ng walang anak. At ano sasabihin mo kay Ryan? Hindi lang tatay. Sa akin, sa sarili ko. Well, Ryan, thank you very much for providing to your daughters. Maraming salamat at nakinig ka sa iyong amat ina. Maraming salamat dahil nandyan ka sa mga kapatid mo na nakasuporta, nakaalalay. Maraming salamat Ryan dahil isa kang mabuting ama, mabuting anak, mabuting kapatid. Hindi mo ma-imagine ang sarili mo na hindi mo kasama ang anak. Hindi po pwede yun. Siguro kamatay ko yun. Mahal na mahal pa mahal. Bakit ganun sila? Sila inspirasyon. Siguro iba eh. Kumbaga, they changed my life in a way. Dahil, eto eh, ang storya sa akin doon sa panganay ko, 12 years bago ko nakita yung panganay ko. Inago sa akin yung inyo. After 12 years, doon lang pinakita sa akin na sandali anak ko. Yun ang storya rin sa akin. At trauma sa'yo? Yes, masakit. Dahil siguro kung pinakilala sa akin yung dati pa, marahil mas iba pa ako ngayon. Siguro hindi naman sa ano, mas maaga pa ako nakapag-focus ng gusto sa buhay. Ngayon, yung pangalawa, she changed my life in the sense that I had my priorities. I had my mga direction. Ang tamang direction na, at the end of the day, you have to wake up and look at your daughter. Tapos itong bunso at yung aking asawa na nakasuporta, na tinanggap itong pamilya ko, tinanggap itong dalawang anak ko. Yun siguro ang blessed. Maraming salamat. Bakit ka naiiyak ka? Nangingilit yun? Siyempre, pag pinag-uusapan ng anak, iba yun siya. Iba ang anak ang pinag-uusapan. Doon ka tinamaan? Siyempre. Mahal ko mga anak. Mahal ko pamilya ko. Siguro lahat naman tayo, pero iba kasi ang strength mo, especially strength nila. Na tinitingnan mo sila na, oops, kailangan mong tutukan eh, kailangan mong alalayan eh, kailangan mong bantayan, kailangan mong bigyan silang magandang kinabukasan, kailangan mong maging ehemplo para sa kanila. Para at the end of the day, they could look up here, hey, that's my dad. I love my dad. At okay lahat ang relasyon ng magkakapatid? Yes, they're okay. They're okay. Parang wala silang relasyon na parang step-siblings. Ah, wala. Wala. Buo. Buo. Especially may mas barkada nila yung asawa ko. Oo, sa totoo lang, mas barkada nila. And they call, you know, they're step of Mama B. Lugi nga ako sa bahay. Ano kay bugbog ako. Pag pinagtulungan ako nung apat, especially nung bunso, pinagtutulungan ako. Eh, ikaw yung nag-iisang lalaki, apat yung babae sa buhay mo. Bugbog sarado ka. Hindi ka na lumilingon sa iba? Hindi. Wala nang paglilingon dahil I found my true love. Oh. So, masasabi mo swerte si lawyer, si attorney. Swerte. Alam mo, after, kumbaga, second daughter ko, after I broke up with her, 6 years na wala akong girlfriend, I keep on praying. Sabi ko, marami ka na na-achieve, marami ka na nagawa. Sabi ko, Lord, ano ba ako lang, bigyan mo naman ako ng tamang, you know, tamang karelasyon. And, you know, I'm blessed to find her, to find my true love, na hinanggap niya siya. Siya being single, hinanggap niya yung dalawang anak. Hindi mo ba binigyan ng boses si Lord at tinanong mo, naghahanap ka ng tama para sa'yo? Ikaw ba tama para sa ibibigay kong tama? Tamang-tama! Hindi ba? Tamang-tama! Yun ang sasabihin. So ano pang pangarap mo, Ryan? Well, meron ako isang bucket list na siguro kung pagpapala, darating. In due time, malalaman siguro. Okay, so ayaw mo ba ibahagi sa ibang tao yung success mo? Ayaw mo ituro sa, gusto mo ba ituro sa kanila? Yes. Kung paano naging matagumpay ang isang Ryan Soler? Well, I do share to, you know, to others. Pero kailangan kasi ng lakas ng loob. Kailangan ng lakas ng loob mo. Nandito ka sa Pilipinas, especially ngayon, pandemic. Alam mo, ngayong pandemic, maraming nagkasubukan niya sa hirap ng buhay. Paano ka magsusurvive? So, kailangan mong turuan ng tao magnegosyo. Diba? Yan ang pinakamagandang trabaho. Magkaroon sila ng sarili ng trabaho sa bahay. Magnegosyo sila. Dahil hindi yayaman ka kung empleyado ka na.
Hindi ka yayaman kung empleyado ka lang. Yes. Nagamo yan sa bato. Talaga. Kailangan entrepreneur ka. Lahat ng taong nagkaroon is nag-negosyo. Kaya kung empleyado lang sila, ibang mamamasukan ka, mangangamuhan ka. Diba? Although, depende sa iyo. Pero iba eh, kung may sarili kang negosyo, you could go big. Depende sa sipag mo. Susi ang sipag mo. At saka, tiwala ng tao. Tiwala ng tao. Nandun na rin yun. Siguro kung maganda ang kredito mo, maganda ang ano mo, magtitiwalaan ka eh. It's how you perform. Like, if you make a good product, kailangan the quality is good and how you market it. Ano yung mantra mo na gusto mo i-share sa kanila? Parang motto mo in life. Well, yung paniniwala mo na ito pinaniniwala ko, kaya ako narito ngayon. Matinding pananampalataya sa Panginoon. That's one. Never give up. Second, listen to your parents. Listen to your parents. Because at the end of the day, tama sila. Ako, babalik ka na ako lang kung hindi ako dinisiplina ng ama ko, ng ina ko. Hindi ako ganito. Hindi ganito malalaman namin sa akin. Just keep on striving, have the guts. Karoon ka ng lakas ng loob sa buhay. And never stop believing on yourself. Dahil ang buhay is parang hangganan. Minsan nas, kumbaga, kailangan may goal ka sa buhay, G. Timbawa, gusto kong maging isang negosyante. Paano ko ma-achieve yung ganitong pera? Step by step, step by step. Ngayon, lumaga pa ka man sa pangatlong palapag, ang tanong dun, paano ka uli baba? So pag-aralan mo ulit, uy, nakatungtong na ako sa step 1. Step 2, nakatungtong na rin ako. Step 3 lang ako nag-fail. Ano ba pinag-fail lang ko rito? Oh, baang uli, kailangan mag-4 ako, mag-5, mag-6. And never stop. Believe in yourself. End of the day, you will succeed in what you dream.